Mariin ang pagkakabig ka si Caleb sa bawat salita at may kinuha ito mula sa ilalim ng mesa, isang envelope. Nanginginig ko namang kinuha yung natangunang bumungad sa akin ang laman ng envelope ay mga stolen shots ko kasama si Cal. Inaalam ko nangyari sa isalab ng 7 taon, Soraya, kaya rin sinabi ko. Isa-isa kong tinignan ang laman ng envelope, mga dokumento yung tulad ng copy ng birth certificate ni Cal. Sa loob ng 7 taon, hinanap kita sa iba't ibang bansa pero nasa Baguio ka lang pala nagtatago. Malumanay pero may lambing na sambit ni Caleb. Hindi ako nagtatago, Caleb. Pagtatama ko dahil hindi naman talaga ako nagtago sa kanya. Bakit di mo sa akin sinabi na may anak pala tayo, Soraya? Humahangos na ni Caleb kaya napanunok ako at nanginig ang mga balikat. Naiiyak na ako. At bakit ilalayo mo siya sa akin sa pangalawang pagkakataon? Lalo ako natigilan dahil baka sa boses ni Caleb ang sakit. Anong sinasabi mo? Ani ako. Napahilamas naman sa mukha si Caleb gamit ang mga palad niya bago ito nagsalita. Dadalhin mo ang anak natin sa New York na hindi man lang kami nakikita. Soraya naman. Pumiyok ang boses ni Caleb sa dulo at puno ng emosyon na mga mata niya. Hindi na ako nagulat na pati ang tungkol sa pagpunta ko sa New York kasama si Cal ay nalaman din niya. Sigurado ako magaling ang kinuha niyang private investigator kaya lahat ang dapat malaman niya ay ngayon alam na niya. Tinanggalan mo ako ng karapatan na maging ama sa anak ko sa loob ng maraming taon, Soraya. Alam mo rin kung gaano ko kagusto na maging ama, hindi ba? Ginawa mo ba ito sa akin dahil sa mga nagawa ko sa iyo noon? Doon na pumatak ang luha ko dahil sa pag-usbong ng sakit, dulot ang masakit na nakaraan. Pinagsasihan ko na lahat ng mga sakit na dinulot ko sa iyo noon, Soraya. Hanggang ngayon pinagsasihan ko pa rin lahat ng yon na dahil sa karatan ng taduhan ko kaya nasira tayo noon at nawala ka sa akin. Tama na, Caleb. Ayoko nang malalamang nangyari noon kaya tama na. Bagaman gumalagal ang boses ko, hindi ko pa rin maiwasan ang pagtaas nito. Nabumuo ang mga luha ni Caleb nang iniwas ito ang tingin. Kung nasasaktan siya dahil sa nililihim ko sa kanya na may anak kami, masasaktan naman ako dahil sa kinailangan kong gawin yun kahit alam ko na pwedeng kamuhian ako ng anak ko pagdating ng araw. I don't deserve this, Soraya. Anak ko rin si Cal na tinago mo sa akin sa loob ng mahabang panahon, kaya may karapatan din ako bilang ama niya na kunin siya sa iyo. Seryosong sambit ni Caleb. Pinahid ko mga luha ko at matapang na tumingin diretso sa mga mata ni Caleb. Subukan mo lang, Caleb. Subukan mo lang, sambit ko. Kung ang anak natin na magpapabalik sa'yo sa kanlungan ko, gagawin ko, geet ni Caleb. Pagak naman akong tumawa bago tumayo, tiniro si Caleb. Kung iniisip mo na porke may anak tayo, babalik na ako sa'yo, nagkakamali ka, Caleb. Hindi ako papayag na gamitin mo si Cal para lang bumalik ako sa'yo, sa katulad mong manluloko, dahil mas gugustuhin ko pa mag-asawa na matanda kaysa makasama ka muli. Agad na nagsalubong ang makapal na kilay ni Caleb at tiniro niya yung mga kamay kong nakatulo sa kanya. The hell, Soraya? Sugar daddy at ang hanap mo, ipagpapalit mo ako sa matanda? Hindi makapaniwalang saan ni Caleb. Oo, mas gugustuhin ko pang ganun kaysa makasama ka. Hindi ko natapos ang sabihin ko dahil sa hingit ni Caleb ang kamay ko at sinunggaban ako ng halik sa labi. Umangat pa mga pa ako dahil nasa gitna kami ng glass table. Sinubukan kong wag buksan ang bibig ko pero kinagat naman ni Caleb ang ibabang labi ko kaya napaawang bibig ko at malaya niya ng angkin ng tuluyan ng labi ko. Sabik na halik ang binibigay ni Caleb at kahit ayaw kong tumugon, nagkusa naman ang labi ko. Lumalalim ang halik ni Caleb na marahang inaalalayan ang bato ko. Malambot na labi ni Caleb ang gumising sa buong sistema ko at tila yata bumibigay na ako sa nakakalunod niyang halik. Naitula ko si Caleb dahil sa boses ng bunso niyang kapatid, nakakapasok ang dito sa loob ng opisina. Wow! Ate Sora! Nilingon ko si Nori na bagamat gulat ang nasa mukha, nakangiti naman ito. Akala ko ba kuya, usap lang. May halong panunoy ang sambit ni Caloy sa kuya niya na inaayos sa nagulong necktie dahil sa nakapikit ako doon kanina. Shut the fuck up, Caloy, or else I will fire you. Banta ni Caleb sa kapatid niya bago ko nito nilingon pero sampal mula sa akin na sumalubong sa mukha niya. Sinampal ko siya dahil naiinis ako. Isa pa, Ate Soraya. Hirit pa ni Caloy. Ayos lang sampalin mo kung hindi sigurado naman ako na mamayang gabi katabi kita sa pagtulog ko. Nangising sambit ni Caleb na kinagat-kagat pa ang ibabang labi niya. Kahit sumayit pa ang langit sa lupa, hindi mangyayari ang sinabi mo. Pagkatapos ko sa usapan at iritado ako nagmarsya, palabas ng opisina kasunod si Nori. Naiinisin ako sa sarili ko. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Caloy na sinundan ng malakas sa pagdawa. Marahil hindi pa rin ito tinatantaran ang panunuya, ang bisit ako niya. Ate Sora, sandali, hindi pantay ang baranin niyo. Napatila ako sa paglalakad sa mahinang sinabi ni Nori at mabilis at palihim kong inayos ang aking bra pagkapasok namin sa elevator. Naramdaman ko kanina mga kamay ni Caleb sa dibdib ko, kaya't siguro nagalam ang bra ko. Nainis akong lalo. Ilang beses pa akong huminga ng malalim bago tuluyang kumalma.
Isang bagay lang sigurado ko sa kabila na nangyayari ngayong araw. Hindi magbabago ang desisyon ko. Mabibigat na hakbang ang ginawang palabas ng kumpanya. Iritadong-iritado pa rin kasi ako dahil sa ginawa ni Caleb kanina. At talo ako nainis kapag sinasabi ng utak ko na tubugon ka naman kaya patas lang. Ate Sora, may text sa akin si Ina. Sabi ni Nora habang pabalik na kami sa pickup truck na nakaparado sa may factory. Si Cal daw po. Hindi na natapos si Nora ang kanyang sasabihin dahil sa tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Nana Ising at hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako kinabahan. Nana Ising? Sambit ko. Diyos ko, salamat, sinagot mo ng tawag ko, Sora. Sa boses pa lang ni Nana Ising, sabi lang linya, alam ko na agad na may hindi magandang nangyari. Dinig ko rin hinihingal si Nana Ising sa kabilang linya. Bakit po? Ano po nangyari sa inyo dyan? Kabado ang tanong ko. Kanina ko pa hinahanap si Cal pero hindi ko to makita. Nawawala ang anak mo, Sora. Po? Paano nawawala si Cal, Nana Ising? Napatas ang boses ko at di na ako mapakali. Lalo pa na matanawan ko si Caleb at ang bunsong kapatid nito na si Caloy na palabas ng company building at palapit sila sa gawin namin ni Nori. Nagtanong ko sa mga kapitbahay natin kanina at ang sabi ni Kakang Doris, nakita niya raw si Cal na sumakay sa likod ng pickup truck. Sora, baka nandiyan na rin ang Maynila ang anak mo. Lalo akong ginapang ng kabadal sa posibilidad sa sinabi ni Nana Ising. Napahilamos ako sa mukha gamit ang palad ko. Hindi ko po napansin si Cal sa pickup truck na sinakyan namin. Baka ho nandiyan lang sa bahay namin ang anak ko. Sambit ko. Kinukumbinsin si Riling nasa bagay pa rin ang anak ko. Sora, kanina pa ako naghahanap dito. Nagpatunayan ko sa mga magsasaka pero hindi talaga namin makita si Cal dito. Sigurado ang saad ni Nana Ising sa kabilang linya. Kaya tuloy na nangatog ang mga tuhod ko. Sige, salamat po Nana Ising. Nasabi ko na lamang. Huwag kang mag-alala, Sora. Hindi kami titigil dito sa paghanap kay Cal. Tatawag ulit ako mamaya at pasensya na rin kung hindi ko nabantay na maigi ang anak mo. Sincero sa din Nana Ising sa kabilang linya at alam kong ginawa rin ni Nana Ising ang makakaya niya na mabantayan ang anak ko. Salamat Nana Ising, tatawag na lang din ako mamaya. Sambit ko bago iba ang tawag na okupadong isip. Ate Sora, kakatawag lang na itay ngayon. Ngayon lang. Nasa talila daw sila malapit sa may park at simbahan. Sa pickup truck na tumilik daw po sumakay si Cal. Ani Noring kabababa lamang ng kanyang cellphone at tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib kahit papaano. Kasama na ba nila Tatay Berto ang anak ko? Medyo kumalma kong tanong kay Nori. Kanina raw po kasama nila si Cal pero bigla daw itong nawala. Ano? Malakas sa sambit ko at lalo akong kinabahan kumpara kanina. Hindi ko na alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Bukod sa kabay sinasabayan pa ng takot para sa anak ko. Ano nangyari sa inyo? May problema ba, Soraya? Bunga na tanong ni Caleb, nakakalapit lang sa amin ni Nori. Hindi ako makatingin ng diretso kay Caleb dahil bukod sa nangyari sa opisina kanina, kinakabahan ako ng husto para sa anak ko. Ang lawak-lawak ng Maynila. Hey, answer me, Soraya. What's going on? Bakit namumutla ka? Hinawakan ni Caleb ang magkabilang braso ko at sapalitan akong niharap sa kanya. Umiwas ako ng tingin dahil sa hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanyang nawawala ang anak namin. Nori, ano nangyari? Bakit mukhang problema daw kay na Ate Soraya? Tanong ni Caloy kay Nori na hindi rin makasagot. Nori, tawagin mo si Tatay Berto. Sabihin mo huwag muna silang aalis sa talyer hanggat wala pa ako. Turan ko at agad namang ginawa ni Nori ang sinabi ko. Sandali, sagutin mo muna ang tanong ko, Soraya. Ano ang nangyayari? Gusto na lang makatulong. Sambit ni Caleb na hinawakan ang siko ko. Sincero mga mata niya kaya lalo tuloy ako nang hihina. Si Cal, ang anak natin nawawala. Mahinang sagot ko at nabitawan naman ni Caleb ang siko ko. Nang tagpuin ko mga mata ni Caleb, seryoso nito at sa lubong mga kilay. Puno rin ang tanong ang mukha nito. Paano nawawala ang anak natin, Soraya? Hindi ba't nasa bagyo ang anak natin? Hindi ko pa nakikita ang anak ko tapos ngayon malalaman ko nawawala ito. Tama ng sermon, Caleb. Kailangan natin mahanap si Cal. Kailangan tayo ngayon ng anak natin. Humahango sa sambit ko. Umangat ang sunok ng labi ni Caleb at tila may nakakatuwa sa sinabi ko. Nawawala ng anak natin, natutuwa ka pa? Iritadong ani ko. Hindi ako natutuwang nawawala ng anak natin. Ang sarap lang pakinggan sa tenga sa tuwing sinasabi mo na anak natin. Ramdam na ramdam ko ang pagiging ama. Napaiwas ako ng tingin dahil kahit tahangiti si Caleb, emosyonal naman ang mga mata nito. Ate Sora, tara na po. Pagkuha ni Norris atensyon ko. Agad naman hinawakan ni Caleb ang kamay ko, kaya pasiring ko itong niningon. Hanapin natin magkasama ang anak natin. Sambit ni Caleb bago ako atakin patungo sa itim na sasakyan na nakaparada sa parking lot ng company na marahil ay kotso niya. Sandali Ate Sora, sasama ako. Tinik sa akin itay ang lugar ng talyer kung nasan sila ngayon. Habol ni Nori kaya lumingon kami pareho ni Caleb. Sa akin ka na sumama kuya, sundan niyo na lamang kami. Gait ni Caloy sa kuya Caleb niya na tumango naman.
Pinandilatan ako ng mata ni Nori na mukhang walang planang sumama kay Kaloy. Pero dahil sa pinagbukas na ito ng pinto na sa akin ni Kaloy, kaya ngumusa na lamang ito sa akin bago pumasok sa loob ng kotse. Let's go! Ani Caleb na pinagbukas din ako ng pinto sa front seat ng kotse niya bago rin ito sumakay sa may driver's seat. Hindi ako mapakali sa loob ng sasakyan habang sinusundan namin ni Caleb ang sasakyan ni Kaloy. Tanghaling tapat at matas ng sikat ng araw. Maraming sasakyan sa kalsada pero hindi naman traffic. Relax! Mahahanap din natin ang anak natin. Sambit ni Caleb na inabot ng kanang kamay niya ang kamay ko habang nagmamaneho ito. Naging pabayaan na naman ako. Hindi ko alam kung bakit yun ang nasabi ko. Pakiramdam ko kasi napabayaan ko si Cal. No, you're not. Ako ang naging pabaya, Soraya. Ako ang may malaking pagkukulang dito. Stop blaming yourself. Pinisil ni Caleb ang kamay ko at ramdam ko ang sinsalidad sa boses niya na may halong guilt. Alam namin pareho ko ng mga pinupunto namin kaya siguro nagkakaintindihan kami. Tumigil ang kotse ni Kaloy sa may gilid ng talyer, kaya tinabi na rin ni Caleb ang kotse niya. Mabilis ako bumaba at lumapit kay Tatay Berto, nakausap niyang driver ng pickup truck na ngayon kinukumpone sa loob ng talyer. Iha, Sir Caleb, bungad sa amin ni Tatay Berto. Itay, paano po nakasakay si Cal sa pickup truck? Tanong ni Nori sa kanyang ama at yun din ang gusto kong malaman. Ang driver ng isang pickup truck ang humarap kay Nori at ito ang sumagot. Hindi ko po napansing sumakay para sa likod ng pickup truck ang bata at tagtago sa may basket ng strawberry. Kung hindi pa po ako nasira na sasakyan sa daan, hindi ko pa po makikita sa likod ng bata. Paliwanag ng driver. Nandito kanina si Cal. Binigyan ko pa nga siya ng malamig na tubig. Aminado ako na pagalitan ko ang anak mo, Sora. Pero pininiwanag ko lang na mali ang ginawa niya at ang sabi ni Cal, gusto niya lang daw pumunta dito sa Maynila para makita ang kanyang ama. Naparunok ako dahil sa sinabi ni Tatay Berto, naratang problemado na rin. Anong oras po nawala sa paninyong anak namin? Baka nandito lang sa paligid ng anak namin. Sambit ni Caleb habang lumilinga sa paligid. Sabi ko kay Cal, tatawagan ko lang mama niya. Nalobat ako kaya nakicharge muna ako sa loob nitong talyer. At pagbalik ko sa loob ng truck kung saan ko iniwan si Cal, wala na ito roon. Sagot ni Tatay Berto, kaya napahawak ako sa noo ko. Nanubig agad ang mga mata ko dahil hindi ko maiwasang hindi sisihin ang sarili ko. Kasalanan ko kung bakit nawawala ngayon ang anak ko. Saka gusto kong makita at makilala ni Cal ang ama niya, kaya nagawa niya ang takasan si Nanay Ising. Hey, stop crying! Malumanin na sambit ni Caleb at pinahid mga luha ko. Nag-aaral lamang ang mata ni Caleb, kaya naloko ni luha. Hanapin na natin anak natin. Umiiyak na saad ko. Tumango si Caleb at pinahid ang mga luha ko. Huminga ako ng malalim bago naglakad, kahit na hindi ko alam kung saan umpisa nang hanapin si Cal. Nahinto ako sa paglalakad dahil sa bigla akong nahilo dala siguro na mainit na panahon. Idagdag pa ang pagkakakalam ng tiyan ko. Mainit na tsokolate lang ang laman ng tiyan ko bago kami umalis ng Baguio kanina, kaya't siguro kumakalam na ang tiyan ko ngayon. Dalawang hakbang pa ang ginawa ko pero lalo na ako nahilo at umikot ang paningin. Soraya! Sambit ni Caleb na huling narinig ko bago ko bumagsak sa malapad nitong dibdib at mawala ng malay. Ang amoy ng inhaler nagpamulat sa mga mata ko. Agad kong nilibot ang aking paningin at nasa backseat, ako na sasakyan habang nakahiga sa hita ni Caleb. Agad ako napabangon at napatras na upo mula kay Caleb na nagulat naman sa ginawa ko. Mabutit gising ka na, Soraya. Kamusta ang pakiramdam mo? Malumanin na tanong ni Caleb at napahawak naman ako sa sentido ko. Maayos ang pakiramdam ko at hindi na rin ako nahihilo. Si Cal, nahanap ba ang anak natin? Lumiling ang sambit ko. Tinik pa rin ang araw sa labas ng kotse at nakaparada na rin to sa may gilid ng talyer. Pinapunta ko na rito ang mga bodyguard sa mansyon para tumulong sa pagganap sa anak natin. Sila Kaloy naman nag-iikot pa rin sa paligid hanggang ngayon. Sagot ni Caleb habang binubuksan ang styro na sigurado akong pagkain ng laman. Bababa na ako. Hahanapin ko na si Cal. You have to eat first, Soraya. Mabilis sa pagpigil ni Caleb na hinawakan ang braso ko. Nilingon ko naman ito bago binawi ang braso ko. Caleb, nawawala ang anak natin kaya paano ko makakakain? Sa tingin mo ay magagawa ko lumunok habang nawawala ang anak natin? Hysterical na sambit ko. Namumuta ka, Soraya, dahil sa gutom. Naimatay ka rin kanina dahil sa mainit na panahon sa labas. Mahanap natin ang anak natin pero baka ma-hospital ka naman pagkatapos. Giit ni Caleb na seryosong seryoso mukha. Hindi ko kayang kumain, Caleb, habang nawawala ang anak ko. Mag-aalas na sa ng hapon at sigurado akong hindi pa kumakain hanggang ngayon si Cal. Sigurado rin ako nagugutom ng anak natin ngayon. Hindi mo ba naiisip yon? Hindi ka ba nag-aalala? Kasi ako, oo. Sobra ako nag-aalala sa anak natin. Agad pumatak ang mga luha ko dahil sa pag-aalala kay Cal. Of course I am, Soraya. Nag-aalala ako sa anak natin, pero hindi ko naman kayang pabayaan ka. Humina at puno ng sinseridad ang boses ni Caleb. Namungay ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Pasensya ka na rin sa nasabi ko. Nag-aalala lang ako sa anak natin. Baka ko napano na si Caleb, pero
Wag naman sana dahil hindi ko kakayanin na mawalan ulit ng anak sa pangalawang pagkakataon. Sambit ko at wala na rin tigil sa pagpatak ang mga luha ko. E nilapag ni Caleb ang stylo sa may gilid bago ito umusog palapit sa akin at yakapin ako. Mahahanap natin anak natin. Magtiwala ka sa akin, Soraya. Sambit ni Caleb habang hinahaplos ang buhok ko at umiiyak naman ako sa dibdib niya. Pinapanood ako ni Caleb habang kumakain. Sabi niya busog pa raw siya. Nang ayain ko itong sabayan akong kumain at naiilang naman ako habang kumakain dyan sa mga titig niya. Ilang subo lang ginawa ko at nakalahati ko ng malamig na bottle of water. Dito ako maghahanap at tuon ka. Turo ko sa kaliwang unahan ng kalsada kay Caleb. Naningaw naman ang itlikuran niya. You sure? Ayaw mo magkasama nating hanapin ang anak natin? Baka himatayin ka ulit. Ani Caleb na naguhubad ng kanyang suot na coat. Mas madali natin mahahanap si Cal kung maghihiwalay tayo. Saad ko? Again? Marahang tanong ni Caleb na pinupunto ang huling sinabi ko. Naparunok naman ako bago umiwas ang tingin. Cellphone mo? Paghingi ko sa cellphone ni Caleb na agad namang nilagay sa palad ko. What are you doing? Ani rito. Iyan ang number ko. Tawagan mo ako kapag nakita mo ang anak natin. Saad ko bago ibalik kay Caleb ang cellphone niya. I will. Wala akong pinadala kaya itong coat ko na lang gagamitin mong pang paranggas sikat ng araw. Tura ni Caleb na sinuklob sa ulo ko ang coat niya. Tumingala ako para lang makita ang mukha ni Caleb na agad namang yumuko para gawaran ng halikang nooko. Be careful. Malumanin na saad ni Caleb habang nakatitig sa akin. Tawag ka na lang. Pagputol ko sa nakakapasa mga titig ni Caleb. Can you make a promise, Soraya? Simple lang ang hihingin ko sa'yo. Ipangako mo sa akin na kapag ikaw ang una nakakita sa anak natin, tawagan mo rin ako, please. Gustong gusto ko ng mayakap ang anak natin. Namumungay ang mga mata ni Caleb nang sabihin niya iyon, kaya marahan akong tumango. Isang mahigpit na yakap ang ginawad sa akin ni Caleb bago ko nito hiyang tumalikod habang suklob ang kanyang coat. Marami akong pinagtanungan sa kalsada habang pinapakita sa nilang picture ni Cal na nasa cellphone ko. Pero lahat na nagtatanong ko'y pare-pareho lang ang mga sagot. Sorry miss, pero hindi ko nakikita ang anak mo. Pagod akong tumingala sa langit dahil sa naiiyak na ako kanina pa. Habang tumatagal, lalo ako nag-aalala sa anak ko. Nagring ang cellphone ko at agad ko namang sinagot ang unknown number. Nakita mo ng anak natin? Si Caleb sa kabilang linya. Bumuntong hininga ako bago sumagot. Hindi pa. Mahinang sagot ko at matagal naman bago nagsalita si Caleb na nasa kabilang linya. May tubig ako nilagay sa bag mo. Uminom ka muna. May pera rin ako nilagay sa wallet mo kanina kaya bumili ka na makakain mo. Bumalik ka sa may talyer bago mag-alasinggo o kung hindi, i-text mo ako kung nasan ka na. Ako na lang ang pupunta sa'yo. Kahit ramdam ko ang pagod sa boses ni Caleb, malumanay at sincero pa rin ito. Sige, maikling sagot ko bago binaba ang tawag. Muli ako naglakad habang tinititigan ang picture ni Cal sa cellphone ko kaya hindi tuloy matigil sa pagtulong luha ko. Bata, sandali! Giit ko sa batang babae na may hawak na sampagita. Ano po yon, ma'am? Anito. Ipinakita ko sa kanyang picture ni Cal bago ko nagtanong. Nakita mo bang batang to? Ganito siya kalaki tapos baka palang buhok at kulay brown ng mata. Sambit ko habang nilalarawan ang itsura ng anak ko sa batang babae may hawak na sampagita. Si Tiso yan! Kayo po sigurong mama niya. Saad ng batang babae. Nakita mo ang anak ko? Saan? Nabubuhay ng pag-asang sambit ko. Siya po yung batang lalaki na kausap ko sa labas simbahan kanina lang. Nawawala raw po siya eh. Halika po ma'am, sasamahan kita sa anak ninyo. Nagpatiando ako sa paghatak sa akin ng batang babae. At habang palapit kami sa simbahan, kakaibang tuwang nararamdaman ko habang tumutulo ang mga luha ko. Tisoy! Hoy! Pagtawag ng batang babae sa batang lalaki na nakaharap sa pinagtitirikan ng kandila. Ang ingay mo naman, nagdadasal kaya ako. Kapag ako hindi na narinig ni Papa Jesus, hindi na ako makakabalik sa mama ko. Lalong bumuhos sa mga luha ko habang nakatingin sa likod ng anak ko. Si Cal, nakita ko ng anak ko. Narinig ka ni Papa Jesus tulad ng sabi ko sa iyo kanina, kasama ko ng mama mo. Ayan o. Itinuro ko ng batang babae at dahan-dahan naman lumingon si Cal. Mama, pagtawag sa akin ni Cal. Anak, umiiyak ko namang tuwan at pabalis kong niyakap ang anak ko. Sorry mama, sorry kung pasaway ako. Sorry po. Umiiyak na rin saad ng anak ko habang mahigpit ang yakap ito sa akin at wala naman akong tigil sa paghagod sa likod ng anak ko. Huwag mo ulit gagawin yon ha? Magpapaalam ka na sa akin sa susunod anak. Umiiyak na sambit ko. Sobrang tuwang nararamdaman ko ngayon at lahat ng pagod ko'y nawala. Sabi ko sa'yo, Tisoy eh, magsindi ka ng dila tapos mag-wish ka kay Papa Jesus at matutupad agad ang wish mo. Tulad ng batang babae sa gilid ng lingon naman ang anak ko. Salamat sa'yo ha? Salamat din sa binigay mong tinapay sa akin kanina. Tura ng anak ko sa batang babae. Wala yun. Siya aalis na ako ha. Kailangan ko pang ilibot to.
Itinaas ng batang babae mga sampagitang hawak niya. Sandali, magkano lahat yan? Bibilhin ko na. Nakangiting sad ko. Talaga po? 100 po lahat. Anang batang babae. Kinuha kong wallet at kaya sinabi ni Caleb kanina, puro buong perang laman na nakita ko. Iniabot kong 1,000 sa batang babae at wala rin itong panukli na agad ko namang tinutulan. Huwag mo na akong suklian. Pasasalamat ko na rin sa'yo dahil ikaw nagturo sa akin dito sa anak ko. Sambit ko sa batang babae. Maraming salamat po, ma'am. Uy, Tisoy, aalis na ako ha. Makikinig ka na lagi sa mama mo. Huling sabi ng batang babae sa anak ko bago ito tumakbo palayo. Bakit nagawa mo yan, anak? Sobrang mo kaming pinag-alala, lalo na si Nanay Ising at Tatay Berto. Ani ako habang inaayos ang suot ng anak ko, dito pa rin sa labas ng simbahan. Narinig ko po kasi kay Nanay Ising na pupunta po kanina Tatay Berto dito sa Maynila at si Papa makakausap nyo kaya sumakay ako sa likod ng pickup truck nang walang paalam. Pag-amin ng anak ko. Huwag kang mag-alala, Sora. Nasa loob si Kalat ako ng bahala sa anak mo. Hindi niya rin malalaman ang ama niya ang pupunta ninyo. Mag-iingat kayo, ha? Naalala ko sinabi ni Nanay Ising bago kami umalis kanina umaga. Ito siguro ang sinasabing narinig ni Cal. Tapos po na nakita ko ni Tatay Berto, pinagalitan niya po ako. Alam ko po na mali ang ginawa ko pero gusto ko lang po talaga makita na si Papa. Kaya bumaba po ako ng truck kasi alam ko po na kapag binalik ako ni Tatay Berto sa inyo, hindi yun naman po kay Papa kilala sa Papa ko. Narikip ang dibdib ko dahil sa sinabi ng anak ko. Bata pa lang, kung tutuusin, pero malawak ng pangunawa niya. Nawala po ako sa may park kanina, tapos napunta po ako dito sa may simbahan. Ang sabi po ng bata nagtitinda ng sampagita, magtirito po ako ng kandila at mag-wish daw po kay Papa Jesus. Nag-wish po ako mama na sana po mahanap yun ako at nangyari po. Masayang sa medical kaya napangiti na rin ako. May isang wish pa po ako pero okay lang po kahit hindi pa po matupad ngayon. Basta po kasama ko na ulit kayo mama. Dagdag pa ng anak ko. Ano pa ang isang wish mo anak? Usisa ko kahit may gutom na ako. Na makita ko na si Papa. Mahinang sagot ni Kal at inaplos ko naman ang mukha nito. Sige, tatawagan kong Papa mo. Ani ako at agad ko namang umaliwala sa mukha ni Kal. Talaga po, Mama? Nakangiting tanong na anak ko at tumangon naman ako habang tinatawagan ang numero ni Caleb. Nagre-ring ang linya nito pero hindi nito sinasagot ang tawag. Dahan-dahan ako lumingon sa likod ko dahil sa may narinig ako nagre-ring na cellphone. Caleb, mahinang sambit ko sama ng anak ko na diretso nakatingin kay Kal. Siya ang anak natin, hindi ba? Emosyonal na tanong ni Caleb na magtagpo ang mga mata namin. Oo, si Cal ang anak mo. Cal, siya ang... Papa? Sambit ang anak ko sa dapat sasabihin ko rin. Nanginig ang mga balikat ni Caleb at kitang-kita ko kung paano bumagsak mga luha niya habang nakangiting bumaba para makapantay ang kanyang anak. Pwedeng isa pa, anak? Tawagin mo ulit akong Papa. Lumuluhang saan ni Caleb na nakahawak sa magkabilang ng braso ng anak niya. Papa? Pag-uulit ang anak ko at nananganig ang balikat ni Caleb. Alam mo ba na ngayon lang may tumawag sa akin ng Papa? Ang saya ko anak, ang saya-saya ko ngayon. Mahigpit na niyakap ni Caleb ang umiiyak na rin anak namin at maging ako hindi na rin napigilan ng mga luha dahil sa tagpo ng mag-ama ko. Sorry po Tatay Berto kung pinag-alala ko po kayo. Sorry po Ate Nori. Nakatungong sambit ni Cal habang nasa harapan siya ni Tatay Berto at Nori. Matapos ang ilang oras sa paghanap namin sa anak ko, agad ko itong pinaalam kina Tatay Berto. At tinawagan ko rin si Nanay Ising na nakahinga na ngayon ng maluwag. Ayos lang yon, Cal. Basta huwag mo na ulit gagawin yon, ha? Nakangiting tura ni Nori sa anak ko habang inaayos ang buhok nito. Pasensya ka na rin sa akin kanina, iho. Kung napagalitan kita, kilala mo naman si Tatay Berto mo, hindi ba? Mahal kita at nag-aaral lamang ako sa iyo. Sinserong sa ni Tatay Berto sa anak ko at niyakap naman ito ni Cal. Salamat po. Hindi ko na po ulitin ang ginawa ko kanina. Ayoko po mag-alala kayo sa akin at ayoko rin pong mawala. Natakot po ako na baka hindi na ako mahanap ni na mama sa susunod. Medyo bumaba ako para harapin ang anak ko na katabi ang kanyang ama. At takot din ako mamanan ulit ang anak kaya't simula ngayon, hindi ko naalisan ang mga mata ko sa'yo, anak. Sambit ko habang nakangiti sa anak ko. Malapit na maggabi, Sora. Kailangan nating bumalik sa Baguio dahil baka gabihin pa tayo sa daan. Paalala ni Tatay Berto. Palubog na ang araw at tapos na rin ayusan ng pickup truck na ibaba na rin kanina sa factory ang karga nitong strawberry. Anak, magpaalam ka na sa Papa mo. Malumanin na saad ko kay Cal na nilingon naman ng kanyang ama. Pero Mama, paano si Papa? Hindi ba siya sasama sa atin? Nagkatinginan kami ni Caleb na sa tanong ni Cal. Alam ko na nanabig sa isa't isa mag-ama ko pero kailangan na namin bumalik sa Baguio. Ako nilang po maghahatid sa mag-ina ko sa Baguio sa susunod na araw. Gulat kong nilingon si Caleb na sa sinabi nito kay Tatay Berto. Ayos lang sa akin na sinabi mo Sir Caleb pero nakay Sora pa rin desisyon kung magpapaiwan sila dito ni Cal. Sagot ni Tatay Berto at napaisip naman ako.
Pwede bang ikaw na lang dumalaw sa anak mo sa bagay sa sunod na araw, Caleb? Turan ko at mukhang ayaw ni Caleb at sinabi ko dahil sanan mo ngayon mga mata nito bago tumingin sa kanyang anak na kanina pa nakanguso. Gusto ko kayong makasama ng anak ko, Soraya. Pagbigyan mo na ako at ang anak natin. Pakiusap ni Caleb at napaiwasan man ako ng tingin sa mag-ama na parehong nagpapaawa ang itsura. Pagbigyan mo na mag-ama mo, Sora, lalo ng anak mo. Magiging masaya si Cal kung kasama niya parehong kanyang mga magulang. Payo sa akin ni Tatay Berto na para ko na ring ama kaya tumango ako. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Tatay Berto at Nori. Pasabi na rin kay Nana ising na salamat at pagbalik na lang namin ni Cal ang pasalubong ko sa kanya. Paalam ko kay Tatay Berto at Nori na parehong kumaway sa amin ni Cal pagkasakay nila sa pickup truck. Hindi naman malayo ang Baguio, Ate Soraya, hindi ba? Nilingon ko si Caloy na nakatingin pa rin sa papalayong pickup truck kung saan nakasakay si Nori. May bala ka bang pumunta doon? May pupuntahan ka? Kaya natanong mo? Narunoksong sad ko at tumawa naman ang kapatid ni Caleb. Babaero? Pambabara ni Caleb sa bansong kapatid niya. Siyempre, kuya kita eh. Aray, bakit mo ako binatukan, kuya? Ani Caloy na hinihimas ang ulo matapos batukan ng kuya niya. Shut up, asshole! Mariinggit ni Caleb. Totoo naman ang sinabi ng kapatid mo. Sabat ko sa magkapatid na kinatahimik ni Caleb. Sabi sa iyo eh, isa pang salita mo Caloy talagang lulumpuhin na kita. Giit ni Caleb na hindi pa rin tinitigilan sa panunokso ni Caloy at halatang napipiko na ito. Gutom ka na ba anak? Bali ang tanong ko sa anak ko at tumango naman ito. We are going home son and I'll cook for you. Matutuwa si mama kapag nakita niyang gwapo niyang apo. Ani Caleb sa anak niya bago kami nito pagbuksan ng pinto ng sasakyan. Nakikinig lang ako sa usapan ng mag-ama ko habang umanta na sasakyan. Si Caleb ang nagmamaneho at nandito kami ng anak niya sa backseat. Si mama rin po masarap pagluto, lalo na po ng tinola. Pag bumalaki sa akin ang anak ko sa kanyang ama at nagtama mga mata namin ni Caleb sa rearview mirror ng kanyang sasakyan. Umiwas naman agad ako. Marunong ka na magluto, Soraya? Good to hear that. Gusto ko rin matikman ang luto mo. Ramdam ko ang excitement sa boses ni Caleb na parang isang himala para sa kanya ang marinig na marunong na ako magluto. Bakit papa? Hindi po ba marunong magluto si mama dati? Ani Cal na katabi ko. Oo, laging sunog ang luto niya noon pero kinakain ko pa rin kasi luto yun ng mama mo. Natutuwang saad ni Caleb na parang kahapon lamang ang lahat. Kaya siguro ako pinagpalit to ng papa mo kasi laging sunog ang luto ko. Sambit ko sa anak ko. Pinagpalit? Ano ang ibig ninyong sabihin mama? Kunot noong tanong ni Cal kaya nakagat ko ibabang labi ko dahil sa pagiging matalas ng dila ko. Wala anak, sabi ko mapait ang luto ko kasi laging sunog. Palusot ko sa anak ko tumango naman pero mukhang di pa rin kumbinsido sa sinabi ko. Tumingin ako sa una at nakita ko sa rearview mirror ang mga mata ni Caleb na tapalitan ng lungkot ang kalinang tuwa. Your father was a stupid man before. Walang paninindigan at pakasarili. Huwag kang tutulad sa akin anak ha. Bagaman nakangiting sinabi ni Caleb may hala naman itong guilt and regrets. I won't hurt a woman papa. Kapag sinaktan kang babae ko, para ko na rin sinaktan si mama kapag ganun. Parang hinaplos ang puso ko dahil sa naging sagot ng anak ko sa kanyang ama. That's my boy. Hindi ko rin hayaang masaktan ulit ang mama mo. Pangako, ani Caleb na tinulungan ako sa rearview mirror. Hindi ko alam kung bakit malungkot na tinignan ko ang sinukli ko sa kanya bago ko tumingin sa labas sa sasakyan. Nangako siya noon na hindi niya ako hayaang masaktan pero sa huli, siya pang higit na nakasakit sa akin. Umiiyak ka ba mama? Usisa ng anak ko na mapansin ito ang pagpahig ko sa mga luhang hindi ko na napigilan sa pagpatak. Hindi anak, medyo masakit lang mata ni mama. Tirit ng ngiting saad ko. Natanaw ko malaking kulay itim na gate at sigurado akong gate ng mansyon ni Caleb. Ilang taon din ako hindi nakaapak sa loob nito. Nakaramdam ako ng kabadal sa alam ko na makikita ko sa loob mansyon si Mrs. Claudine matapos sa mahabang panahon. Hindi ko alam kung paano ako makikitungo sa kanya at baka makita ko rin sa loob ng panganay ito anak na si Carol na hanggang ngayon kinamumuhian ko pa rin. Sana pala umuwi na lang kami ni Carl sa Baguio. Hindi ako handa sa mga tagpong ito kaya pakiramdam ko tuloy nawawalan ako ng dila. Hindi naman ako pwedeng umatras ngayon dahil kahit anong gawin ko ay hindi na magbabagong katotohanan na may connection pa rin ako sa pamilya ni Caleb dahil sa anak namin. Hey Soraya, let's go inside. Alam na ni mamang darating kayo ni Carl dahil tumawag ako kanina and she can't wait to see her grandson and of course, you. Nakababa na pala ng sakyan si Carl at di mo yun pinapansin dahil sa pagiging okupado ng utak ko. Nilakihan ni Caleb ang bukas ng pinto ng kotse at inilahad din ito ang kanyang kanang kamay para alalayan ako sa pagbaba. Hindi naman ako baldado. I don't need your hand na I can manage myself. Excuse me. Kasawal na saad ko bago dire-diretsyang bumaba na sasakyan at tilapitan si Cal na sinasaso ang kamay sa napakalabak na swimming pool sa may garden ng mansyon. Ma, pwede po ba ako maligo? Excited na tanong na anak ko pero umiling agad ako.
Wala tayong dalang mga damit anak at gabi na rin, baka sipunin ka, sambit ko. Huwag mong isipin ang tungkol sa mga damit nyo, Soraya. Nasa kwarto ko mga pinimili kong damit ninyo ni Cal kahapon. Sulpot na saan ni Caleb. Agad na ngunot ang noo ko dahil mukhang pinaghanda niya naman yata ang araw na ito. Look, nang malaman ko na may anak tayo, plinano ko na agad ang araw na magkakasama-sama tayo. Hindi ko nang inaasa na ngayong araw na mangyayari yon, but still, I'm very thankful dahil kahit paano nakapaganda ako. Sambit ni Caleb matapos mapansin ang pagtataka ko. Ilang araw lang naman kami rito ni Cal, at huwag ka mag-alala dahil babayaran ko lang na ang mga nagastos mo. Ani ko habang pinapanood si Cal na nilubog ang mga paa sa swimming pool. You don't have to dahil kayo naman ang pamilya ko, he said. Yung akin lang babayaran ko kapag maluwag-luwag na ako. Ang anak mo lang dapat ang isipin mo, Caleb. You are a father of my child but you're not my husband. Saad ko bago tumalikod para lapitan si Cal. Nakita kong pagbagsak ng mga balikat ni Caleb na sinundan ako ng malungkot na tingin kaya iniwasan ko talagang salubungin ng mga mata nito. Bumagal ang paglalakad ko na makapasok na kami ni Cal sa Roma Manson habang nakasunod kay Caleb. Sinalubong agad kami ng kasambahay na hindi pa may lalasakin ng mga mukha. Napalitan na siguro mga dating kasambahay ng Manson. Maraming pinagbago na itsura ng Manson. Ang mga naglalakihan itong bintana sa sala, nabibihisan ng mahahaba at makakapal na puting kurtina. Maliwanag din dahil sa malaking round chandelier sa kisame at ang antigong hagdan paakyat ay napakakintab dahil sa sobrang kinis at linis. Soraya, mahinang boses mula ko sinang narinig ko kaya lumingon ako roon. Bumungad sa akin isang nurse na may tulak-tulak na wheelchair na ang sakay si Mrs. Claudine, ang ina ni Caleb. Ano nangyari kay Mrs. Claudine? Mestis at maganda pa rin si Mrs. Claudine kahit talatang nagkakaedad na ito. Kumpara noon, iilang alahas na lang suot ito sa katawan pero kahit ganun, nagmukha pa rin tong eleganteng tingnan. Mama! Sambit ni Caleb na humalik sa pisngin ng kanyang ina at sinanyasan si Cal na lumapit kay Mrs. Claudine. Siya na ba ang apo ko sa iyo, anak? Nakangiting tanong ni Mrs. Claudine kay Caleb na agad naman tumango. Kamukhang kamukha mo siya, Caleb. Natutuwang dagdag ni Mrs. Claudine na pinapasadahan ng tingin ng kanyang apo. Anak, yung tinuro ko sa iyo. Mahinang sambit ko kay Cal na sapat na para marinig din na Caleb at Mrs. Claudine. Magandang gabi po, ma'am. Bati ng anak ko bago inabot ng parad ni Mrs. Claudine para magmano. Mamita, tawagin mo akong mamita, apo ko? Ubod ng ngiting sad ni Mrs. Claudine. Magandang gabi po, mamita. Nakangiti rin pagbati muli ni Cal kay Mrs. Claudine. Good evening, Mrs. Claudine. Naiilang na sabi ko. Gumiti si Mrs. Claudine at sinanyasan ako nito na lumapit sa kanya kaya medyo bumaba ako para makapantay si Mrs. Claudine na nakaupo sa wheelchair. I am so happy to see you again, Soraya. We will have a great talk later. Mag-dinner muna tayo. Ani Mrs. Claudine na nakipagbesa sa akin at tinapik ang balikat ko. Naiilang naman ako. Caleb, where's Caloy? Nasa company pa rin ba hanggang ngayon ang CEO mong kapatid? Wala na, mama. You know him? Sa bar laging punta nun pagkatapos ng trabaho. Sabi ni Caleb sa kanyang ina. Nothing's new. By the way, tayo na sa dining. Lalamig ang mga pagkain na I think kutom ng apo ko. Ani Mrs. Claudine na hindi binitawan ng kamay ni Cal habang tulak-tulak ng nurse ang wheelchair nito. Wow! Ang dami naman pong pagkain. Sambit ng anak ko pagkarating naman sa dining dahil sa punong-puno ng pagkain ng hapag. Nagpaluto talaga ako ng marami apo kasi sabi ng papa mo darating kayo. Have a seat and eat. Kahit alin dyan, pwede mong kainin. Tura na Mrs. Claudine na kahit naka-wheelchair ay inaasikaso pa rin si Cal kaya lumapit na ako. Ako na po magkahain para kay Cal. Saad ko habang inaayos ang table napkin ni Cal. It's okay, Soraya. Kaya ko pa naman gumalaw kahit naka-wheelchair ako. Hayaan mong pagsilbihan kong apo ko. Maupo ka na rin at kumain. Nakangiting tura ni Mrs. Claudine kaya tumungo ako bago ipawaya si Cal sa kanyang lola na tuwang-tuwa habang nilalagyan ng kanin ang pinga ni Cal na wala namang tigil sa pagkukwento sa kanyang lola. Nagpaluto ako ng kare-kare, Soraya. Here, paborito mo to, hindi ba? Tura ni Caleb pagkapo ko sa may tabi ni Cal. Nilagyan ni Caleb ng kanin ng pinggan ko kahit may mga kasambahay naman na nag-aasikaso. Siya pa rin naglagay ng tubig sa baso namin ni Cal. Bakit mo itinabi ang kare-kare, Soraya? You don't like it? Malamig na ba? Ipapainit ka... Hindi na ako kumakain yan. Pagputol ko sa sinasabi ni Caleb na katapat ko sa mesa. Abalang-abala naman si Mrs. Claudine sa pagbabalat naman sana sa para kay Cal na nagkukwento tungkol sa strawberry farm ni Nananaising sa Baguio. Why? Hindi ba paborito mo yan? Nagtatakang tanong ni Caleb. Noon, busog na ako. Sambit ko kahit ilang sugo pa lang ang nagagawa ko. Napansin ko ang pag-uso ni Caleb matapos tingnan ng pinggan na matayo pang laman. Uminom ako ng tubig sa kanilingon si Cal sa may tabi ko na ice cream nang kinakain. Pinunasan ko ng table napkin ang bibig ni Cal dahil sa nagkalat na ice cream sa may gilid ng labi. Dito po ba tayo matutulog, mama? Tanong ni Cal.
Oo, sa kwarto ko kayo matutulog anak, tabi-tabi tayo. Si Caleb ang sumagot sa tanong ni Cal na nasa tapat namin. Sa akin na po, ayaw mong tumabi? Malambot at malawak ang bed ko sa room ko. Ani Mrs. Claudine. Gusto ko po nakatabi si na mama at papa eh. Sagot ni Cal at tatawa naman si Mrs. Claudine bago ito nagsalita. I know, apo. Sa susunod na lang, okay? Tumango naman si Cal. Mama, katabi na po natin si Papa sa pagtulog mamaya, kaya hindi na ako iiyak. Nagulat ako na sa sinabi ni Cal. May mga pagkakataon kasi nakikita ko ni Cal na umiiyak kapag naalala ko nangyari noon, lalo na sa gabi. Papa, hug natin si Mama mamaya pag matutuloy na tayo para hindi na siya umiyak. Ani pa ng anak ko at tahimik naman si Caleb at Mrs. Claudine. Cal, anak, busog ka na ba? Paglayo ko sa usapan na naramdam ko, ang titig sa akin ni Caleb at nakita ko rin sa peripheral view ko, si Mrs. Claudine na nakatingin din sa akin. Mama, dito na lang po tayo kasama si Papa at huwag na po kayo maghiwalay. Napalunok ako dahil sa pakiusap ni Cal. Anak, finish your food. May mga laro na akong binili para sa'yo na I'm sure na magugustuhan mong lahat. Singit ni Caleb na hindi ko kayang lingunin dahil nanubig ang mga mata ko. Magpahangin lang ako sa labas, anak. Paalam ko, tumayo na agad ako para lumabas hanggang sa makarating sa may swimming pool. Nasa po ko ang dibdib ko dahil sa paninikip nito. Hindi ako makahinga ng ayos dahil pakiramdam ko'y pinipiga ang puso ko. Nasasaktan ako dahil sa hindi ko kayang pagbigyan ng gusto ng anak ko. Nasasaktan ako dahil pakiramdam ko parang wala na kay Caleb ang mga nangyari noon. Soraya, mabilis kong pinahid ang mga luha ko dahil sa pagsulpot ni Caleb na marahil sinundan ako. Tapos na bang kumain si Cal? Hihilamusan ko pa siya bago matulog. Pinilit ko maging kaswal sa harap ni Caleb na hindi ko pa rin matingnan ng diretso sa mga mata. Kasama niya si Mama sa kwarto. Sagot naman ni Caleb na hinahagilap ang mga mata ko. Sige, papasok na ako sa loob, Caleb. Ano ba? Giit ko matapos akong atake ni Caleb papunta sa kanya at yakapin ako. I'm sorry kung hanggang nasasaktan ka pa rin dahil sa mga nangyari noon at dahil sa mga pagkakamali ko. Malumanin na bulong ni Caleb kaya tuloy nang pumatak ang mga luha ko habang yakap-yakap niya. Tama ang anak natin. Huwag na tayo maghiwalay. Bumalik ka na sa akin, Soraya. Hindi lang para sa akin kundi para kay Cal sa pamilya natin. Dagdag ni Caleb. Nagulat si Caleb na itulak ko ito ng malakas dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. You're taking advantage, Caleb. Gagamitin mo pa talaga ang anak natin para ano? Para bumalik ako sa'yo? It's not like that, Soraya. I still love you at ayoko na ulit na mawala ka sa akin. Lalo na ngayon may anak na tayo. Malumanin na sambit ni Caleb na hinawakan ng mga kamay ko at agad ko namang binawi. Hindi porket may anak na tayo, babalik na ako sa'yo, Caleb. Anong akala mo sa akin, tanga? Na nakalimutan ko mga nangyari noon? Na nakalimutan kong sinaktan mo ko? Hindi. Dahil hanggat nakikita kita, Caleb, lalo na ko maalala na minsan kong ibinaba ang sarili ko sa'yo at hinayaan kang turugin ako. Sinubukan akong yakapin mo rin ni Caleb pero tinula ko ito. Naiinis ako sa kanya at maging sa sarili ko dahil hindi ko na naman makontrol ang emosyon ko. Soraya, alam ko na walang katapatan na nagawa ko noon sa'yo. Kaya nga ako babawi ngayon. Give me another chance to prove again myself to you. Another chance? Para saan? For another pain? Caleb, tama na. Ayoko na. Sapat nang may anak ka sa akin at hanggang doon na lang tayo. Parinindigan ko. Aayusin ko na sila ako noon, Soraya. Please, bigyan mo ako ng pagkakataong gawin ang gusto yon. Masuyong saan ni Caleb at tatawa naman ako na mapakla kahit palumuluha ako. Hindi mo maaayos ang nasira mo noon, Caleb, dahil ako. Ako ang sinira mo. Giit ko sabay ng pagbuhos ng mga luha ko. Wala kang alam sa kung paano mo ako dinurog noon. Ikaw ang pinili ko ng tiniliguran ko mga pangarap ko para sa'yo. Kasi nangako ka. Nangako ka sa akin hindi mo ko sasaktan. Pero ano nangyari? Ikaw rin ang higit na nakasakit sa akin. Umiiyak na sumbat ko kay Caleb dahil naalala ko na naman ang lahat ng pinagdaanan ko noon sa poder niya. Lahat ng sakit na dinulot niya. Alam kong hindi ko na may babalikan dati, Soraya. Pero gagawin ko naman lahat ngayon para sa'yo at sa anak natin. Mahal na kita. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sinserong sambit ni Caleb. Paano kung sabihin kasi na hindi na kita mahal? Seryosong sambit ko. Hindi totoo yan. Nababasag na saan ni Caleb. Malapit ko na matipad ang tinilikuran ko mga pangarap noon. Dahil lang sa'yo, tabigyan ako ng pangalawang pagkakataon na tupalin ito. Ngayon, kaya kahit lumuhod ka at magbakaawa sa akin, Caleb, hindi na ikaw ang pipiliin ko. Hindi ko na ulit sasakripisyo ang pangarap ko sa isang lalaking minsan akong sinira at tinurog. Sambit ko at hinayaan ko na lang na bumagsak ang mga luha ko. Kahit piliin mo ang pangarap ko kaysa sa akin, Soraya, ayos lang sa akin. Hindi ulit kita hahadlangan dahil gusto ko rin matupad mo mga naudot mong pangarap noon dahil sa akin. Pero sabihin mo lang sa akin na mahal mo pa ako. Sapat na yun sa akin maghintay na matagal hanggang piliin mo ulit ako. Garalgal na saan ni Caleb sa nanunubig na mga mata. I chose you once and once never happens again.
Sambit ko at kitang-kita ko kung paano bumagsaka mga luha ni Caleb bago ko tumalikod. Masasaktan lang namin isa't isa kung bubuksan ko muli ang sarili ko sa kanya. Ayoko na. Ayoko na talaga. Matagal na rin kaming tapos. Dahil sa naipong sakit sa puso ni Soraya, mahanap pa kaya niyang kapatawaran para sa kanyang dating asawa? May pag-asa pa kayang mabuong kanilang pamilya gaya ng pangarap ng kanilang anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.